Alam mo yung tipong maganda ka sana. Obviously, naayos na yung mukha mo. Nag-asawa ka ng foreigner, tapos iniisip mo na magkakaroon ka ng career kung nakay Lenny ka. Hindi nga kami nagre-reklamo na nakapagpista ka ba dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, you honestly and obviously think, Dion, that what you're saying matters. Alam mo, sexy ka eh. Okay, mantakaday. Pero say, pag kaya kato palang ganit time nga imong gibikil sa I'm speaking in Bisaya to you. Understand. Katong time nga gibikil ni mo si Bongo, gipalabay tika. Pareha ka daghan sa malasakit center dahi ang mga lalaki ni Modris Pilipinas dahi ay kuglabad-labara. Naswertihan lang ka na imong afam. Unya na naman kay afam, nga naman hilabot makadris Pilipinas dahi. Dili lami ang imong afam nga mura magnapa magkay oras magsinamok. Ako na ko'y lami nga bana day. De ko manghilabot og lang tao day. Oy, maglomlom ko kada adlaw day. Guapa ko permitted ko ngaway mo bitong maldita kay ko kay kuwang mata uga man ta dire. Ikaw day klaro kang uga sa gaday. Uga kag utok. Ikog labda. Ikaw naman kaki. Pwede ba magsalita ka pag may passport ka ng Pilipinas? Palangga kong amo. Alam mo yung amo? Onggo yun, day. Sana naman umasta tayo sa anon. Ayon sa ganda, kaki. Oo, vice president nga tatay mo. Oo na. Pero, day, ang kalaban niya, day, napaka-bagtik. Research ang meaning ng bagtik. Alam mo, hindi sana ako masistress kung alam mo yun, si Sharon yung nagsasalita or si Casey. Alam mo yung maganda? Yung parang, wag ka na lang magsalita kasi maganda yung nagsasalita. Pero kung ganyan na pangit, day, parang paalang, day. Nobody gave you advice? Nobody advised you to keep your mouth shut? Kung si Dion kinulang sa dede at sa utak na pinagsabay, ito naman si Kaki kinulang sa evolution. Hindi pa ako nagkakape. Okay? Gusto ko lang kayong lambingin na ganito kaaga. Nawala akong ligo, nawala talagang hilamos, para alam na alam niyo yung passion. Yung passion na pag nagpapapansin kayo, magtutuos tayo sa lambingang jam Magno. Ready na you? Ingat na. Mwah. So let me get this straight. Tony Gonzaga being polite, just doing her job, being bubbly, and unbothered by all of this toxicity. And you call her what? Brazen, arrogant, and snooty. Honey, that sounds like a person that has a stick up her ass. Sounds like somebody on your side of the fence, not ours. Because we're the unbothered types, the winner types. The winner, we don't care what you one percenters think types. You mixed up your words. Yeah, you sure know how to make movies, but that was then. Because when you started becoming a shitty person and going after people with actual talent, hindi lang po kasi ikaw ang pwedeng magkaroon ng opinion. And just because you think that you matter just because of the movies you've made, dong ka lang. Don't mess with Tony G. Ingat!